Secretary, nilinaw nga po ng DOH na hindi pa final ang term na alert level 0 para sa pinakamababang alert classification. May update na po ba tayo dito at sa binabalangkas na guidelines sa ilalim po nito at daw po ito inaasahang mailalabas? Ilang aaralan pa yan, Yusek Rocky, no? So wala pang nabubuong policy patungkol sa alert level 0 at tingin ko dahil marami pa rin naman mga lugar na sa alert level 2 pa. Mm-hmm. Yun muna ang inaatupag natin ngayon. Tulungan sila para ma-de-escalate to alert level 1. At meron pang mga 57 provinces, highly urbanized cities, and independent component cities na nasa alert level 2. Kailangan pang paigtingin yung kanilang vaccination coverage for the general population na abutin yung 70% of the 80% target population at para naman sa A2, abutin yung 70% of the 85% target population ng mga matatanda or senior citizens. So, yan muna ang ating pagtuunan ng pansin kesa yung pag-usapan na yung alert level 0, maayos naman tayo sa alert level 1. Mm-hmm. Tingin ko, baka ito hanggang sa katapusan na. And of course, depende rin sa mga nagbabadyang mga variants, mutations, dahil kapag meron tayong confirmation na naman ng mas peligroso, sana wag naman, ano, na variant, yan ang kagandahan na naka-alert level system tayo. Pwede kang mag-de-escalate kung kakaunti ang kaso at hindi naman nabibilao ka ng mga ospital, maganda vaccination rate, o kung sakasakali magkaroon ng variant of concern na medyo mabangis, mabilis kubalat, andyan na yung alert level natin para tugunan ang posibleng pangyayaring ganoon.